Hi guys! Kamusta po kayo? Okay naman, may tubig na? Wala pa rin tubig? Oo. Pero eto ha, huwag muna natin pag-usapan yung tubig dahil lahat naman tayo naligo ngayon. Siyempre. Sure ba? Ewan kay Jen. Well, being sure ka na dito. Naligo ko. Naligo na ako. Di nga. Kaya sa likod yung bahay namin. Teka, welcome muna natin sila sa ating bagong episode ng Tropa Bandera Zone! Ito po na rin po si Irving kasama ang buong tropa ng bandera. At pag-uusapan po natin ngayong hapon ang napakainit na showbiz balita. Oo. Dahil ito ay isa sa pinag-uusapan ngayon sa social media at sa apat na sulok na ka-showbizan. Ang tungkol po sa pagpapaasa, di umano, ni Carlo Aquino kay Angelica Panganiba. Ouch. Kilala nyo ba sila, guys? Yes. Yung mga milenya. Yes, yes. Yes. Bakit? O, kanino ka kape? Kanino ka kape na nila? Childhood crush ko kasi si Carlo. Ito, si Angelica. Childhood. Hindi, pero ito kasi, di ba, nagsalita na si Angelica Panganiban sa isang interview. Ito'y during po dun sa finale Thanksgiving press con ng Serenity ng Playhouse. Ito yung daytime series ng ABS-CBN. Kung saan nagkasama nga si Carlo Aquino at si Angelica Panganiban. Pero, ngayon magtatapos na, mukhang umami na si Angelica nga na walay na. Walay na. Oo. Sa wala rin na uwi ang kanilang inaasahang pagbabalik. At inamin ni Angelica na talagang pinaasa di umano siya ni Carlo Aquino. Meron ba talagang iba? Ayun nga. Feeling nyo ba meron? Baka sa ano lang. Baka kasi umasa lang talaga siya, pero wala naman. Hindi ako kakampihan ko si Angelica dyan. Kasi siyempre babae, kailangan babae yung at. Ay, hindi naman pwede yung ganun, be. Market babae ka po, babae rin ang kakampihan mo. Hindi naman ganun dapat. Gusto ko lang si, ano, si Carlo. Actually, gusto ko siya. Kaya lang, siyempre. Diba? Parang, hindi, noong unang pa naman dapat, inaminan niya na, di ba nababalita meron siyang girlfriend, di ba? Parang, saka parang bumalik yung, ito totoo lang, parang nagkaroon siya ng career dahil kay Angelica. Ah, totoo ba? Diba? Ayaw nga, in fairness naman, mula nung gawin nila yung ano, excess baggage. Oo, yung movie nila. Oo, na blockbuster siya, di ba? Hindi ah, parang nagka-career siya nung movie nila ni Bea. Ano, Bea? Bella, no? Bea Padilla? Bella Padilla. Nauna yung ano, nauna yung movie. Hindi nauna yung Angelica. Bella! Sige, sabunutan nga kayo. Tingnan natin sino una. Mas kumita yung dalawa. Hindi, sinasabi nila yung Meet Me in St. Galen. Yung kay Carlo. And nauna yun, Bea and Carlo. Oh, pero hindi siya kumita. Hindi, ano, nakabawi naman, Bea. Hindi, pero yun talaga ang blockbuster. Yung excess baggage. At doon nga sila nagka-anuhan. Yung nagkausap talaga regarding dun sa kanilang tunay na relasyon. Kasi lagi sinasabi ni Carlo, di ba, wala naman talagang bagay. Wala. So, ibig sabihin, talaga umasa lang si Angelica. Ako tingin ko, ganun yung... Ikaw ba umasa ka na? Oo. Maraming lagi. Until now. Yung iyon kasi sa mga guys. O, ano pa ba ito? Oh, ayan tayo. Parang hindi mo madirekta na sabihin na... Hugot? Na ano, huwag kang umasa kasi wala kang aasahan, di ba? Dapat diretso na. Oo, na inaasa niya talaga si Angelica. Oo, kasi di ba may interview sa kanya na sinabihan daw talaga siya ni Carlo na umasa ka, kaya umasa siya. Tapos wala naman palang aasahan. Umasa siya. Si Pao, anong ano niya? Oh, bakit si Pao, Ben? May girlfriend ka ba, Pao? Hindi, na pinaasa ka? Iba kasi yung point of view sir ng guy. Oo, sige, hi ka muna sa girlfriend mo. Si Joe, saka si Alden. Ano naman? Pinaasa ka na ba? Hindi ko matandaan eh. Sa dami? Kasi baka nag-expect lang ako. Ay, grabe. Depende din kasi sa tao. Depende talaga yung sa tao. Eh kung hayo. Kasi may mga tao talagang hayop din ang ugali eh, hindi ba? O ikaw Tina, anong ano mo? Oo, umasa ka po ba? Oo nga. Oo, maraming beses. Sabi ko nga until now. Ay, grabe naman. Kanino? Kanino? Yun ang tanong, kanino? I love. Hindi, going back to Angelica nga, kayo ba? Feeling nyo ba tama lang yung nagsalita si Angelica na
oo, pinaasa ako. Or dapat, hindi na lang siya nagsalita, parang hindi siya nagmukha. Hindi na lang. Oo nga. Kasi parang lagi na lang siya. Siya muna, kanina ka lang magsalita eh. Oo, si Miss Emma. Oo nga, sige. Ano lang kumukuha lang ba siya ng sympathy? Yes. Sa maglang medicine? Dahil pwede naman, hindi na lang niya sinabi. Papa, kumbaga sa kanila dalawa na lang. Kung ano man yung nangyayari. May tama yan. May point si Miss Emmy. Para sila na lang yung may alam. So, hindi ko alam kung ano yung gusto mangyari ni Angelica. Bakit kailangan pa niya i-broadcast? Which is tahimik naman si Yaya Carlo. Si Carlo, actually, no? Kaya sa akin, tingin ko nga baka mamaya, in a gentleman's way, kumbaga, yung motibo ni Carlo is, sa, kumbaga parang hindi siya nagpapaasa, pero as a gentleman, hindi niya madirekta. Oo, tama. Hindi niya madirekta. Hindi niya madirekta. Hindi ko parang pangit. Teka, sa inyo ba mga babae, nalalaman niyo ba agad yun kung pinapaasa lang kayo o ginagago lang kayo? Oo naman. Ramdam mo naman yun eh. Talaga, naloko pa kayo niya. Charot lang. Talaga, si ano? Si millennial girl natin. Oo, Nalin. Na-in-love ka na ba, Nalin? Ano siya eh? May in-love ka. May boyfriend ka ba? Ah, wala rin. Pero mayroong umaasa sa akin. May umaasa sa akin. So, hindi ka nakaka-relate? Hindi po masyado. Hindi masyado. Pero anong feeling mo? Pinaasa lang ba siya ni Carlo? Feeling ko naman po hindi. Baka siya lang. Baka marahin ko ba siya? Hindi, yung feeling mo lang naman. Bae, ano yung mga bashers na, natural na lang sa atin yung mga bashers. Ikaw lang na. Parang ano, parang, kasi masyado kang, ano yung maraming sinasabi si Angelica pagdating sa mga posts. Ang dami kasi niyang hugot eh, oh, di ba? Like sa, nung before yung kay Janto, di ba, nung na-meet na siya kay Ellen, biglang ganun din, parang pinaasa siya, ganyan. Although, nag-uupas din ang ulit siya, maging okay sana, kasi biglang umasa si Ellen sa eksena. So, wala na naman sila, ganun na lang. Actually, may mga netizens nga na nagsasabi parang naggagamitan lang sila eh, di ba? Tignan mo yun, meron pala silang lalabas na commercial, di ba? Tapos, prior to that, talagang may mga chismis na nagkabaling ka, na sila na ulit, tapos meron palang commercial together. Pero kung ganun yung dating sa akin, parang naggagamitan muna sila for the meantime kasi nga. Effective, for the meantime, eh. Effective sa... Sabagay, oo nga. So tapos, so, akala niya, siguro. Yun na. Ganun na, oo. Inisip niya. Meron na. Tayo na ulit. Pero hindi naman pala tayo. Well, sino pag gusto magsalita? Si Alden! Ako? Si Alden. Ako hindi ako nagpapaasa. Grabe naman. Hindi ka nagpapaasa? Pag nagpaasa ka ng babae, nasaktan niya. Masakit sa akin. Tama naman. So, never kang nagpaasa? So, one woman man ka? Yes. May girlfriend ka ba? Ay, hindi na. Kasi kung makapagsalita ka. Meron. Meron siya. Oh, say hi to the girl. Hi. Greet mo. Hindi, pero kayo, kunyari kayo si Carlo, magsasalita ba kayo? Hindi ako. Pagkatapos magsalita ni Angel na pinaasa niyo siya? Hindi. Okay, ikaw, Carlo. Kunyari, si Jun, si Carlo. Oh, Jun, ikaw, magsasalita ka ba? Hindi. Hindi rin. Kasi parang nature ng mga guys, sir, na hindi katulad yung... Na wag na. Na manahimik na lang. Kahit na alam nila na hindi totoo yun. Ganun ang ano, mas... Siguro binavalue nila yung kanilang privacy. Yeah. Siguro yung lalaki tanongin natin, mystery girl, no? Sige nga, Alden. Yeah. Ako hindi na ako magsasalita sa'yo. Ganyan tayo. Kapag tungkol na sa ganyan, ayaw magsalita. Sa akin kasi. Si ano, si Mel. Ah, si Melvin. Oo nga. Sa akin? Oo, kung ikaw si Carlo. Hindi ako mahihukustihan ko na lang yan siguro. Come on. Tahimik na lang. Tahimik na lang. Oo. Kung may gusto ko yung tanong ito ko, ganito nang nangyari. Tanimin nila ako ng personal. Sa bata. Tama naman, may point siya doon ha. Oh, pero ikaw may girlfriend ka ba? Say hi. Dati. Dati. Oh, girlfriend there. Bati mo. Bati mo. Yung dati. Ay, ayaw mo. Ay, ex na mo. Dali ba ka nanonood
studio sa atin, Melvin. Oo, oh, baka malay mo. Bigyan ka na uli ng pag-asa. Oo, oh, di ba? Yun ang gustong sabihin ni Angelica nung sa last interview niya na siyempre, hindi pa rin naman siya ano sumusuko na makita yung kanyang Mr. Sa akin kasi si Angelica, ano, kilala siyang prank na dito. Oo, hugutera talaga siya. Kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya agad. Yun nga, yung sinabi yung umasa lang siya. Siguro yun yung nararamdaman niya. Nagpakatotoo lang. Nagpakatotoo lang. Well, anyway, sino pa? Wala na? Yung at si Yas. Si Yas may asawa na yan. Kaya, say hi. Okay, yung naka-friendship. Feeling nyo ba pinaasa lang talaga or nagagamitan lang? Kayo nang sumagot niyan ha, yung sa amin mga personal ano lang namin yun, opinion. Ha? Kaya wag sana kayong mambatch. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Hanggang sa susunod pong episode ng Trouble Bandera Zone!